from these two teams, and Cho will be the priority pick for Execration. Okay, so Cho is okay. It's good. Madami siyang na-counter in terms of kung ano yung mga gusto mong i-pick in terms sa either Atlas. For the meantime, sinapabayaan lang si Harit. Harit, medyo like, nakapasok siya. Yeah, I feel like medyo malaking pagkakamali din yun. However, okay lang naman. Hindi naman siya unbeatable. Hindi naman ganun ka... Hindi perfect yung win rate ni Harit right now. Medyo mataas lang. Pero hindi naman perfect. Hindi perfect, of course. And if you were a team na prepared to face a Harit, this won't be a problem to you kung na-practice mo siya counterin or yung mga strategies against a Harit. Pero Execration cannot, hindi nila pwedeng basta-basta, paano masabihin to, baliwalain. Oo, itong si Harit. For the meantime, ang sagot naman ng Execration, ang Lemord ni E2 Max. And first week MVP, si E2 Max for a good reason. Nagulat kami nung nanonood kami sa English stream. Noon, gulat kami na may ganung kakayanan itong E2 Max nito on the Lemord. And I expect a lot of great things from this guy here. Yeah. And ang sagot naman dito is FAMS. Actually, maganda FAMS. Maganda sagot yung FAMS. FAMS pala daw siya. Is E2 Max a new player? Yeah, bagong player si E2 Max sa Execration. Kaya medyo nagulat din kami sa kakayanan niya. And again, medyo something to watch out for. Rising star. For sure. Kailangan yung abangan yan, guys. I think last week siya yung isa sa mga MVP. Yeah, first week MVP siya. Yeah. So, bans dito for sure. Remove strong DPS, tanggal carry kung talagang galit na galit ka sa marksman. Pwede ka na magtanggal ng isang malupit na fighter, I guess. Mm-hmm. And they remove Aldo. Your team is Aldo? Banning. Okay. Aldjuice. Yung mga... yung bagong announcer pack ng Moontoon eh. Aldjuice daw. Aldjuice. So, anong papaniwalaan mo? Si Famous Fams. Tinanggal yung U. Oh. So, ako ang hirap sanang... Alam mo, nasanay tayo sa mga ganung linyahan, pero officially. Usual, yeah. Ang problema dun, official na language pack ng Moontoon. Yun na talaga yung pronunciation ng name. Kaya hindi natin pwedeng baguhin. Ayan, si Aldjuice. Let's see. Pero I like the Hellcurt pick dito since walang kaya. So isa rin naman itong kaya sa mga threats sa Hellcurt. Pero what do you think yung pwede pang i-pick dito ng either Atlas? Because Hellcurt is not a joke. Sobrang space if ever mapabayaan siya. Hindi talaga. I feel like magandang counter yung Hellcurt laban sa Harit as well para mapigilan mo yung skill spam niya. Direct counter yan, di ba? Yeah, actually. Malakas talaga si Hellcurt against big mages, against Lunox, Harit. And now, the picks are going to be locked in for the marksman instead. As I said before, kung hindi mo ibaban si either iban mo si Kari or bigyan mo sila ng malupit na fighter, and either... as predicted, kinuha nga yung carry. Which is good. That's good. Actually, mas makasurvive siya dito kasi madaming pangkuha ng attention ang Aider. Pwedeng manggulo si itong si Minotaur. Pwedeng manggulo si Tams in the team fights at mas makapag-free hit itong carry to kung sino man gagamit. Yep. And at least na meron silang initiator and sustain kahit pa paano they do ha. Kompleto. May tanks and everything. So there you go. Akai and Kagura. So, kailangan natin malupit na assassin para sa Aider Atlas siguro. Who do you think will be the best pick? Maybe go for a Gushion, pero I don't think they would. Someone strong, Harley could work as well. We'll have to wait and see. For the meantime, I feel like okay din yung Kagura pick. Mm-hmm. Medyo mas makapag-survive din yung... Okay. I like the Diggy pick. Okay, ibang direction. So may tagasagip sila dito and you can see the clear plan for either Atlas, no? Talagang poprotektahan nila si Kari dito. They will give all the space to Kari or doon sa Harit. And si Diggy, siya yung magbubuhay dito sa mga cores nila. And ikaw, what do you think with the Execration's lineup for now? I feel like Execration's lineup is better. In terms of mas madali siyang i-execute, mas madaling pumasok sa teamfight. Mm-hmm. At mas maaga silang mag-online. Kasi... maganda yung comp ng Aider Atlas, pero super late game niya. Late game lalakas ng Fams, late game lalakas ng Kari, late game din lalakas itong si Harit. Well, medyo mas mid game siya. Pero still, I feel like
the composition is to protect. They want to go for team fights like we saw earlier from Evos, and that's gonna happen later on. Mid game magsa-spike yung ano, yung Aether Atlas. Mid-game. Early game mas mala- level 4 mas malakas so, yung kill see. Potential ng okay, Execration. Yes, and to be fair din naman, no, yung lineup dito ng Execration, they do have that early game power. Yep, power spike, no, with the good rotation and yung space para dun sa kanilang mga core. Tsaka si Kagura, siya yung ano eh, hero na hindi mo kailangan ng sobrang daming items. Yeah, pakbet na pakbet yan. No? Mm-hmm. Comfort na comfort ni pakbet yan, obviously, simula nung unang season pa lang. Kagura and Cho, hindi yan yung ano eh, farming heroes na, na ano, katulad ng carry. Yeah, for so, sure. So, early game. Yeah. Let's see. At ito na nga, sisimulan na natin ang game 1 of this best of 3 series, Execration versus Aether Atlas on the blue side. Pakbet yep. will be using that Kagura. Tian for the Cho. Ito Max on that Leomord Lard for the Akai and Zapnu on that Helker. And of course, Aether Atlas, we got Kenji on the fams. LeBron on the carry. Changu on the Harit. Ognimod on the Diggy, surprisingly. Mm-hmm. And Lue on the Minotaur. So, survival ang ano survival. Ang labanan for Aether Atlas right now. And making sure na walang madadali in the team fight, I think that's so important for the red side squad. However, ang Execration, mas malakas ang level 4 nila. Mas instant yung turn on nila. Mm-hmm. At level 4, expect a lot of team fights na ipipilit ng Azul. Ng Execution. Oh. And I like din dito sa draft ng Aether Atlas. Sobrang safe ano nila, safe pick din sila. So, yep. pagdating na medyo mid-game, it still depends on their item choices kasi all they have to do is to survive yung mga skills na ibabato ng Execration. And after that, you can counter-initiate kasi wala na silang maibabato and that's the best opportunity. So, you just have to survive. So, tingnan natin yung mga item choices na pipiliin dito ng Aether Atlas. Yep, not to mention sobrang gold-dependent actually nung comp nila. Mid-game, they need, kailangan may mga early game na Krabby. However, the fight on the top side, magandang sobrang aggression. Yun ang magandang aggression, sinasabi ko. Actually, kailangan gabitin mo si Changu dito sa harit na to habang kaya mo. Mm-hmm. Dahil later on, mas madaming kill potential din na papasok for blue side. Secure a Krab for the red. Lock in eto by na. Lord! Napakagandang Hurricane Dance dito. Pero makakaligtas pa rin dito si Lue and the Time Journey. Uy! Zaman Force on the ground! Lord will go down. The knock-up will stop Changu for a bit. But E2 Max gets a kill. Of course, on that's the a 1-for-1 trade. So, equal pa rin yung nangyari. And a nice backup from that dig, you know, saving his teammates yeah. from that awkward position dahil napakaganda ng ano eh, napakaganda ng respond ng Execration. Yep. Ang problema, naging problema lang dun, after the save by Diggy is hindi na nagamit yung Time Journey para ma-save yung naka-lockdown ni Lord. Mm-hmm. Which ayun is na eh. Okay lang naman, at the same time, kailangan mo mag-fleeting time ng mabilis dito sa Diggy. I like the new Diggy, mas malakas yung kill threat niya. Mm-hmm. Yung parang bomba-bomba. Hindi lang siya defensive, bomba no? gamer. So, top, bottom lane. Dark Knight falls wow. onto LeBron. And napakabilis na yeah, pick-off. The pick-off that I said earlier, level 4. Mm-hmm. Instant lalaban agad ang exec. Nangyayari nga. For the meantime, Aether trying to stay alive for the rest of the squad. Don't forget, malakas din ang late game potential nung fams ni Kenji. Kailangan nung bantayan yan na hindi din yep. pwede pabayaan ng Execration. At the same time, malakas mang kuha ng attention yung fams na kailangan mo ding tutukan na ginagawa ngayon ng Execration. Yes, of course, tingnan natin Lue on the sidelines. Tingnan natin kung meron silang mahuhuli dito. But Execration is ready for what Aether Atlas yep. will going to do. Tingnan natin, mahihira na dito si Lard forcing out that ultimate for the Akai dito just to save himself. And alam nila na walang Hurricane Dance dito, so Gucci to. Well, Gucci, may ultimate ba si Ogdimod? Pwede pang lumaban. Same time, control lang ang ginagawa ng Execration. Nakakatawa dito, I feel like Execration should be ahead more sa composition nila ngayon. But they're not. So that means Aether Atlas... 800, no? 800 oh. lang. 800 gold. That means Aether Atlas definitely doing something good here in terms of map rotation. However, kailangan pa nilang mag-ingat because right now, mas malakas ang control ng Execration here on this turtle area. Tingnan natin. Nagkakaroon ng konting kalabitan dito sa my turtle. But still... Zaman Force sa wala. For the meantime... Everyone's ready for
what will happen. Yep. Pero ayun na nga, ginamit na naman ni Hurricane wasted Dance. Wasted din na Hurricane that Dance. That was another wasted ulti from Execration. So tingnan natin, either Atlas will initiate on the fight. Tingnan natin, the time journey will be used. Diyan, may ipit siya dito sa gilid. Pero hindi nila papansinin yan. Tingnan natin, medyo na hiwalay ng konti yung clash natin. Merong low on health dito. That will be the Diggy going down. Pero makakuha sila ng counter kill dito. Changu will go for a chase onto that back bit. Pero yun, kulang na kulang. Tingnan natin, and this will be a good opportunity for either Atlas to continue with the turtle. And yun na ang problema na sinasabi natin kanina. Once na wala yung Hurricane Dance, wala silang way para pigilan ng either Atlas. Ayun, free hit si LeBron, free so, hit si Changu. Yun yung sinasabi nating survivability is everything for either Atlas. Talagang tiisin lang, tiis pogi. Oh, parang as long as mabuhay ka, basta wag ka lang mamatay, kaya yung kumuha ng objectives, kaya yung manalo ng team fight. Yeah, but if ever naman na execution, maganda rin yung timing nila, no? Yep, yung timing ng execution ng inaabangan ko din. Paano ba ang pasok na gagawin ng Blue Side Squad dito sa COG na to? Ang hirap mang assassinate. I feel like ang only soft spot lang ngayon ng Aether Atlas here is pag naiwang mag-isa si LeBron. Yes. And tingnan natin dun sa bottom lane, 4-man commitment from Aether Atlas. Tingnan natin, mukhang ikutan natin nila si Zami dito. Uy! There's a Dark Knight falls, pero this might be a sure kill for Aether Atlas. And that's a very important kill for them. Taking yep out that Helker. Si Changu parang pinang-zone na lang niya yung Zaman Force para tumakbo sa kabilang direksyon si Zapnu. Nice. And ang sagot naman ng Execration there, turret on the top side. However, Aether, nag-pressure na. Dalawa ang makukuha pa nilang turret plus the life of Helkert. This is not looking good for Aether Atlas, pero Execration, hindi nila hahayaan na wala silang bawi. But inhibitor turret na pinag-uusapan natin dito. This teka is not right. What are you doing, what's Execration? What's happening? Fast kill yata oh nagagal mga kaibigan na underestimate ata ng Execration ang tempo play na ginawa hindi ng worth, Aether. Hindi worth yung ginawa nilang hindi magkuha worth talaga sa top lane. Sobrang nag-overstay sila. Hindi nila alam na kailangan na pala nilang i-defend. Pero Ognimod, medyo low on health siya dito. Time journey will be used and they will run for their lives dito. Eto, Max. Ayun na nga, makakuha siya ng isang kill dito. Whoa! But the Minowan Fury, napakaganda na. Ay, nako. Na-cancel on the Minowan Fury and the follow-up is still there for Aether. However, Pakbet, hindi nagagalaw sa team fight na ito. Changu, wala ng ultimate. That Harit is doing it, mga kaibigan. They will go for the chase. Diyan, tatakbo na lang sila dito ni Kagura and Aether Atlas. They will go for a free turtle here. Wow, and that's because of that pressure on the bot side. Nagulantang ata ang ikot ng Execration. I am so disappointed, Kuya Rockheart. Bakit ganun ang naging call? Yun ang tanong. Hindi maganda. Everything's not worth it dun sa ginawa nila. So, nag-overstay sila sa top. Namatay si Zapno. Namatay yung dalawa dun sa pinilit nila na team fight. And I don't know what's happening. I feel like sobrang overestimation siguro ng Execration with their pushing potential na hindi man lang, actually, sobrang bilis mag-push ng Aether. Hindi man lang nila nakuha yung Torres sa bataas. And now, gaganti naman ng Aether Atlas with a turret take of their own. And now they are actually the ones in the lead despite the shaky early game that we saw earlier. Of course, napakagandang swing turn and turning point yung nangyari doon sa bottom lane. And kung makikita natin dito, medyo delikado na for the Helkert para mag-split push dito kasi pwedeng-pwede lang siyang puntahan dito. And but Aether Atlas will just choose to take down this top turret. Tingnan natin, wala nang outer turret dito ang Execration. Medyo lilit ng mundo ang ng mundo. Uh-huh. I feel like Execration is doing an okay job naman pa rin kahit paano. I mean, they're trying to split up Aether Atlas and bumabawi-bawi yes sa gold pa konti-konti. Pero right now, 4,000 para sa Aether Atlas. And karamihan ng mapa, kontrolado din nila. Mm-hmm. And to think that they're not being careless, no, despite of lead ng Aether Atlas dito, talagang binibigyan pa rin nila ng space to farm itong si Kari kasi they have to secure, of course, yung late game pa rin. And tama nga yung sinabi mo na mid-game, mag-snowball itong Aether Atlas. Yep. And that's what is happening right now. Tingnan natin. Feeling ko kailangan lang ng konting espasyo dito ng Execration din. Kailangan lang nilang wag masyadong mamala. Especially si Zapno here on the Helkert. Kasi the moment na namatay siya kanina, gumuho ang balance. Yung, nawala yung balance tsaka between these two teams. Parang hindi na ganun kaganda yung split push na ginagawa ng Helkert. Pero tingnan natin dito sa bottom lane, mukhang
mapapatay nila yung Tamos dito and they will continue on the push initiate dito sa retreat. Bottom lane. Yeah, looks like ito ang dapat na... With the help of the Leo Mord yun, ah. Yeah, of course, that's 2v1 on the bot side. So, because of that, free tower para sa Execration here. And napigilan yata yung plano ng Aether Atlas to rotate around the Lord area. Ang problema, mas kompleto sila ngayon. Mm-hmm. And wag lang nila gawin yung pagkakamali kanina ng Aether, yes, ng Execration na wag na pabayaan si Zap. No, they should be fine. However, they're now zoning up around Dian and Lord. Yep. Pero do you think na kailangan sumama ni Zapno dito sa Lord attempt na Execration or I feel like not? Execration is actually powerful enough on their own. Yung apat na miyembro dito ng Execration, kaya naman nila eh. Malakas ang area of effect nila, lalo pag naka Phantom Steve mode si, ano, si Leo Mord. So, E2Max definitely keeping the, ano, binabalansin lang din niya yung kakayanan ng Execration kasama yung Kagura, kasama yung Akai. So, I feel like free ikot din si Zapno here for the meantime. Yes, and tingnan natin dito. Aether Atlas going for the Lord at Execration is aware on that. Pero tingnan natin dito kung paano magiging initiation ng Execration para maagaw itong Lord. And that will be a reset. Yep. Reset muna. And because of, dahil sa ginagawa nila, actually lumalawang lamang konti sa bot lane si Zapno. Yep. Mabilis talaga mag-rotate ang Hellcurt kahit anong gawin nyo. Mid lane will go down. And the gold lead starting to whittle as well. 1.5k mm-hmm. for the red side squad. Yep. Pero binabawi naman agad nila. Nababawi nga indeed. And good job for Zapnu na pinupush na tong bottom lane, which is ito yung lane na wala ng inhibitor turret. So if ever mapabayaan nila to, eh medyo bawi ng konti. Yep. Actually, yun nga, mas malakas yung pushing ng Aether Atlas sa bot lane. Eh. Kaya kailangan na titigan din ng Aether yan. Anong Execration yun. That's what will Hellcurt do? Tingnan natin. At napakaganda rin kasi hindi pwedeng mag-stick ng Aether Atlas dito eh. Kasi once mapabayaan nila yung Hellcurt, pwede silang dire-diretso ito. Oh, speaking of Hellcurt, Dark Knight falls para kay Lue. Of course, survive muna. And forces time journey. Don't forget, may immortality pa din si Lue. So pwede siyang mag-engaged. Na mag-engage hanggang gusto niya as long as the rest of the team is there. Mm-hmm. Pero, and Lord, dito ah, kailangan nang mag-respond ng Aether Atlas and there you go, tingnan natin. Kailangan nilang agawin dito. Zaman Force will be used plus their Hurricane Dance. Dart, low on health siya dito. Pero sa gilid, that will be Dian. Hinahabol sila dito ni Lebron. Tingnan natin, Lord is low on health. Kung sinong makakalasit to. But that's the Kagura stealing the Lord, mga kaibigan. But three man will fall down for Execration. At isang Oy. Inhibitor turret. So medyo nakabawi dito ang Execration. That will force out Aether Atlas to respond to what Zapnu is doing on the bottom lane. So, goods pa rin. No? Win-win situation for the both of the teams natin. Equal lang yung nangyayari eh. Actually, yeah. Because of that, ma-push ang bottom side. And si Lebron, masama ang pwesto na dali ni Zapnu with the execution of this Hellcurt. Medyo nas nahirapan silang panatiliing buhay yung marksman, mm-hmm, and that was a bit of an overextension na una. So that was, yep, a big mistake there. On the bottom side, nagpo-push yung Lord. Basag pa yung inhibitor turret. So what do you think happened dito na naka-comeback ng konti ang Execution? Do you think na dapat ba na talagang inaraw-araw nila si Hellcurt? Kasi medyo napabayaan nila after nung gank nila, nung magandang gank nila dun, yeah, sa baba at yung inhibitor turret takedown nila. Pinabayaan na nila yung Hellcurt eh. Yeah, pwede mo sabihin yun, pero at the same time, mahirap din yes, sisihin. Kasi, mm-hmm, pag sinagot mo yung Hellcurt, parang walang nangyayari din eh. So, ang ginagawa ng Aether, nanggugulo lang talaga. Tingnan natin, Dark Knight Falls will be activated. Execution doing their job, taking down that turret. Tingnan natin, silence on to Kenji. Pero Lord dito, forcing out that ultimate. Lalaban pa dito ang Aether Atlas, pero Lebron, the carry, mga kaibigan. Low on health na rin siya. Monster kill for the Harry. Tingnan natin, dalawang magkaibang clash ang nangyari doon sa top. Meron silang hinahabol, but still, Pakpet dito, saving his teammate, pero Lard will still fall down. At that Harit is doing it, mga kaibigan. Godlike strike. Eto, Max. O, mamatay pata dito. Yes. Four man will fall down, and that's a nice defense from Aether Atlas. That's a good defense there from Aether, mm-hmm, Atlas, although, syempre, nag-suffer sila. Wala lang silang inhibitor turret, and yep, hindi masyadong maganda. Yep, nag-suffer sila doon with the
the amount of push na ginagawa ni Zapnu. Yep. Of course, trying to go around them. Binibates. Meron siyang turret mo. Gusto niyang tapusin. No! May isang tanke. And I think that will be it. Execration will take game one. Mga kaibigan, napakabilis na ikot na ginawa ng Hellcurt ni Zapnu. Ano ba yun, Kuya Lockhart? Nakakagulat. Oh my goodness. Wow! Ginalawang gamol. Nagamol talaga. Pwede natin tawaging gamol si Zapnu. Diyos ko po. Sneaky breezy. Wow!